BB bench down in my BB bench. Sigina BB bench down in my BB bench. Bench. In a set up for more. BB bench down in my BB bench. Okay, ready with you more. Yes, die ready na die. Mga una ta sa akong kinuhang kamunggay diha sa kapitbahay. This is the malunggay that I get from the kapitbahay pamor. Para meron kaming ulam na fresh fish with malunggay pamor na galing sa kapitbahay na des. Kain na. The name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, help in heaven, hallowed be your name, kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our sins. Thank you, Lord. Amen. Gracia. Yes, kain na tayo. Kain na tayo, mga Hello. Hello, Kitty. Ang ulam namin ay malunggay. Tara dahin. Lovely, kain niyo. Hindi nga, Bel. Si pare talaga yung sa akin. Kasi plastic. Yes. Yung iba, ang ano namin ng iba mga yung so, anong plastic. Kaya ang iyahat talaga, porcelain para. Yes. So, ganun si Hindi nga, Bel, na kahit kakamayin ko yan, walang problema. Walang problema. Kahit higupin ko pa yan, lahat. La perfect, Doy. Perfect talaga siya. Ito yung malunggay na kinuha ko sa kapitbahay. Ayan. Sige. Yung malunggay nila, hindi, pait. Masarap malunggay namin, pait. Yung tapul ang maganda dahil tapul mo na siya. Ako ka ng red. Sa ba na yun? Red, ano? Red steam. Mm-mm. That's it. Ay, sabaw dahil. Sabaw. Kain tayo. Kain tayo mga palangga, mga pangabil. Let's eat. Lunch time. Igo pa nila na, no? Diha, o kuha diha. Imo na na, kuha akong gamay. That's yours. Ay na pag ano. Hindi ah. Ay mo na, kamtabang po ko na po kaya. Sige na. Tindog pa. At meron siyang turmeric. Ito meron ang turmeric dahil. Turmeric ang nilagay ni Inday Ngabel na turmeric uloy ah. Kanahan kumukuha yung gamit o kanon. Plus ko bitaw. Hindi ba itong powder? Kasi process na yan eh. Masindot ang fresh. Saan ko ba nabili yan? Sa Mercado. May nabilan ako. Dito sa kuhan, dito sa Busay. That's it. Busay. Sa Busay. Sa Nivel Hills. Kasi ano talaga, very, very fresh. Nakita. Sa Busay nga pala. Kasi nakita ko siya, malaking, ano ba, talagang parang luya. Ako yan ang turmeric. Yes, that's the turmeric. Isang pungat talagang ano. Mm-mm. Katulad dyan, mayroon ka maliliit na laang. Tapos binag ano-ano ng pakit-pakit na nila. Pakpak ba? So, bumili ako ng 1 kilo kasi natuwa ako talaga. Crisco talaga. Isabi pa ng Ali. Kanila lang yan, hinarvest ika. Kahahatid lang yan dito. Tapos, very fresh. Maganda. Oo. Kaya ayan, ilang linggo na, ilang na buwan na yan siguro mahigit. Risko pa rin. Itong ganito dahil, masaya na buhay ko. Ako dahil. Ang palaya. Ang ulam namin ay sinabaw na isda na may malunggay. To the leader of Malunggay.
umalis ako kanina, sabi ko, punta ako doon sa... Dito kasi tinira namin, may club-club house. Maraming malunggay doon. Ipagdating walang tao, bumalik ako. Titingin-tingin, dami talaga malunggay na tao. Ito lumabas. So, ayan. Siya ang kumuha. Ako na ang tagakuha ng malunggay. Every malunggay na ulam namin. Ang daming malunggay dito, every house. Ako lang wala yata malunggay eh. Para fresh, no? Mm-mm. Fresh pa more. Very okay. Dessert. Papaya. Galing din yan sa garden ko. Galing ito sa garden ko. Ito pa ang hinarbis ko noong Linggo. Yung dumating ako. Hindi ko talaga hinarbis yun, but hindi ito yung dumating. Kasi gusto ko makita niya ang umakit ako dun sa puno. So, gaano, kung gaano karami yung na-harvest namin. Dami. Na papaya. 12 pieces. May isa pa. One more. Bago lumambot. Hindi pa crunchy pa rin siya, oh. At yung mga buto, dadalhin ko sa amin, sa bukid, upang doon ko itanim. Siguro, aabot yun ng mga 200 kapuno. Kung 200. Tutubo lahat yun, nako, ang dami talaga. Mag-ano na siya, magpapaya farm. Ang dami. Inipon ko talaga lahat. Baka sakali, sa 1,000 na yung suits, ano na yun, at least mayroon mang 20 tutubo, di malak, marami na yun. Ang dami na nun. I-prepare ko yon kasi mag-alaga ako doon ng mga baboy. Yan. Baboy na native. Saka manok. Manok. At pag tumubo na yung mga native ko na baboy, gagawa ako ng native lechon baboy. Diba? Sarap yun. Tapos, it's really certified na native na hindi ko siya hinahaluan ng pagkain na feeds. Hindi, kasi kung marami ka rin papaya, pwede mo rin yung tutuin, pakain mo sa baboy. O diba? Yes. Isa pa rin yun. Ang ipakain ko lang doon is papaya, gabi, yung balanin ng ano, saging, pwede yung... Ano ng saging, yung stem ng saging na ubod. Yung ubod lang. Tapos lubkon. Lagyan ng taho. Tapos mais. Mais na tahop. Excuse me. Busog na ako dahil. Yes. And abangan ninyo ang aking native lechon baboy next year. Oo. That will be next year. Okay? And order kayo in a reasonable price. Marami akong anong gustong iano sa bukid. Native, native baboy. Native chicken. At kambing. Ayan. Yan ako, ano. Akin itong ulo at sila. Kasi gusto ko ulo. Tapos, pag marami na, unahin ko muna mag alaga. Tapos, pag marami na, dyan ko na sisimulan ang aking
karenderya, diba? Mm-hmm. Tapos, sa mga pupunta ng north of Cebu, mag-open lang yung karenderya ko every weekend. Mm-hmm. Weekend lang mag-open. Kasi, Sabado at Linggo. Mm-hmm. Tapos, mag-canvas ako kung sino ang gustong umorder ng native lechon. Puhon-puhon. Mm-hmm. Para hindi mapanis. Diba? Tapos, Lunes, Martes, mahina. Pipick upin nyo na lang yung mga order ninyo na native lechon pamor. Diba? Yan yung plano ko eh. Yan yung plano ko puhon. Dahan-dahanin lang natin kasi yan yung magandang investment ngayon. Kasi wala na. Tapos na ang social media. Ang social media, gagamitin na lang natin pang babalik ako sa dati na ginagamit ko lang ang social media upang ipalaganap ang magandang magandang information paano mag-apply sa Korea na hindi ko alam na may pera pala dito social media. Ibalik ko yun. Back to basic tayo. So this time naman ay ang gusto kong ipalaganap ay mga totoong pagkain. Mga native. Mm-hmm. Kaya bago ko siya simulan ang aking native karinderiya, unahin ko muna ang pag-alaga ng mga hayop na gagamitin ko sa aking karinderiya. Yes, Ma'am Kristen Joy. At itsa, dako kayo ako katawa sa imo video. Katuin mo, gimun lang yung polo na yatag ni Master from Australia. Yes, Kristen Joy, thank you so much. Mm-mm. Maraming salamat, Master Serious King. Master Serious King, hello. At si Master Serious King ay silingan na ninyo, Dai, sa Australia. Ano, ibang state. Ah, ibang state pala. Malayo. Mm-mm. Huwag mo ito ni Mugikuwa Agtag, Dai. Nalaman ko tuloy na ang mahal-mahal pala nun. Ibirin mo tag $99. Ang mahal. Sabi ko nga kung pwedeng iprinda ko yun. Pero prinda daw niya yun. Sangla. Sangla. So that's my plan. That's my ultimate plan. Na yan yung siguradong investment. Kahit paunti-unti, pero ano, sure investment pa more. So, abangan ninyo ang inyong mga order. Okay? Order pa more. Basta open lang ako, ano, weekend lang dahil. Mm. Mm-hmm. Kasi Lunes, Martes, walang ano, walang taong. Uwibis pa nga na hingalo pa. Diting anong-ano lalo pa sa country. Weekend lang kasi weekend. Karamihan mga tao mag-drive long way. Yes. Ligo. At syempre, pag marami na akong kambing, kukontakin ko ang may-ari ng Concheng's Native Lechon. Yes. Concheng's Native Chicken. Si Ma'am Bebby. Doon ko i-deliver kay Ma'am Bebby ang aking mga kambing na malaki na. Parati kayo sila may kambing. Yes. Kambing. Meron silang kambing na tinatawag na caldereta. Concheng. Native chicken. Mm-hmm. Kain na kayo dyan. Marami pa kayong ulam. Kain. Parati yung sila nanonood.
Vivian Magrena, pwede utang? No. Utang is a no-no. Kasi, may experience busog na ako na, utang sa pa. Utang. Marivic Mailig. Lady Jean Macabeni, wow, sana makapunta ako sa ate siya next year. Pag- yes. Sure-sure lang po. Nakaabot na na, Day? Wala. Abot na. Kulang pa, uy. Paabta sana. At, pwede kayong matulog doon sa bahay kubo na, na pinagawa ni Ate Ems. Kasi diba pang mag-travel kayo, kasi nga maganda talaga ang mga beach sa north. Kung magpunta kayo ng Bantayan Island, magpunta kayo ng Malapascua. Pero bakit pupunta po tayo doon? No? Layo-layo na noon. Sa Katmon pa lang, ang dami na magandang resort. Ay, diba? Siyempre, unahin ko yung Katmon. Kasi taga-Katmon ako. And, meron kaming mga parang nasa Bali, Indonesia ka. Pupuntahan ko pa yon. Sa Katmon, merong mountain resort doon na parang nasa Bali, Indonesia ka. At, yung mountain resort na yon, malapit lang yon sa greenhouse ko, Day. Walking distance lang sa greenhouse ko. Ay, yung ano? Yes. At yung ginawa nating parking lot, Day, nung pupunta tayo sa greenhouse ko, ang ganda na ngayon, Day. Atib-tibo na yung sa baba. Yung ginawa natin, yung parking lot ba na resort? Oh. Yes. Ang ganda na. Kaya, syempre, iniba pala nila yun. Uunahin ko pag-promote ang Katmon. Kasi, taga-Katmon po ako. And, isa ako sa mga gustong makatulong din sa mga Katmonanon. Sa mga taga-Katmonanon. And, syempre, ibigay ko na lang din na hindi ako magpautang, pero mamigay ako pag nagpunta kayo sa Katmon. Anong ipamigay ko? Bibingka. Eh, di ba? Bibingka. Bibingka. At meron pa siyang, anong gusto nyo nga i-partner sa bibingka? Chocolate. Hot chocolate. Masarap siya, hot chocolate. Or kape. Pero huwag kayong magkape, yung mga 3-in-1 coffee. Hoy, Benji, unsa? No, don't. No. Huwag kayong palaging uminom ng kape na 3-in-1. Hindi maganda yon sa ating katawan. Pwede na black coffee. Black coffee. Black coffee lang. Black coffee so, is the best naman. Masarap siya i-partner sa mainit na bibingka. Magaling sa office. I know, Benji. No. Yan na lang yung aking ibigay. Ano ba kayo ng aso na mag-speaking English? Yeah, Benji no. Is English speaking and Benji told no. No. Sabi ni Benji, no to utang. Dito, no, English no. No. Utang. No utang. And aside from that, okay mga palangga, bye-bye. Aside from that, pwede kayong makapunta sa aming bukid. And ang mga maldita, ipakaliring ko doon sa Bungaw. Yes. Pwede kang pumunta sa bukid. Pero wag lang matulog sa bukid. Baka may mga wak-wak ba? Yes. Wak-wakin ka doon. Aswangin ka doon. Ayan, higop sa baw. Busog na ako. So yun yung mga future plans ko. Kasi social media, wala talagang maasahan. Wala. Pero still, we are very thankful sa social media. Kasi without social media, hindi ko kayo makilala. Hindi ko makilala si Inday Ngabel. Kayong lahat,
That is why social media still plays a very special place in our heart, because social media connects the people, because the people is very connecting, diba? Connecting pa more, Lady Myra Bofield Tinapay. Dili mang good ko maldeta. Pues, kung hindi ka maldita, Lady Myra Bofield Tinapay, hindi ka itukmod sa bakilid. Simple lang dahil. Ni joke lang eh. Di ba may joke-joke? Hindi kayo madala ng joke-joke-joke. Bibian Mangrena, kung sakali, ano yun dahil? Kung sakali, yes. Kung sakali dahil Bibian Mangrena. Kaya, Christita no. Minyo sa Roma, punta kami sa inyong bukid. Yes. No. Is si Benji ito dahil? Mm-mm. Perfect lagi si Benji. Oh, nag-assume like, yun. No. 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 English. So, pinaalam ko lang po sa inyo yung aking future plans. Kasi, syempre, may hindi kailangan na mag-stop tayong mag-isip, di ba? Na hindi porket may karamdaman tayo, hindi na rin tayo mag-isip kung ano ang gagawin natin in the future for our existence. Mag-isip tayo dahil habang may buhay, may pag-asa. And soon, kayong lahat ay pwede na makabisita doon. Ano lang ha, one by one. Kasi hindi pwedeng crowded sa bukid. Hindi pwedeng crowded, kasi hindi nyo ma-enjoy pag crowded. Kailangan per family. At syempre, hindi ako yung personal na mag-ano, yung mga kapatid ko. Kasi ako, kailangan ko na magpahinga. Kailangan ko na mag-retire. Kaya siguro, di ba yung mga preparation ko na kailangan meron akong retirement home. O, di ba? Yung retirement home ko ay nagkatotoo na. Oo. Ngayon, na meron na akong tawag... Meron na akong mga dinamdam sa aking katawan ay kailangan hindi na ako yung personal na gagawa. Ako ay ano na lang, taga-utos. Okay, yan gagawin yan. Gagawin. Yan yung gagawin nyo. Gawin. Ganun lang. Kasi, hindi na talaga ako pwede na gagalaw ng gagalaw. Hindi pa normal ang aking katawan. Makikita niyo normal yung mukha ko kasi bumalik na yung boses ko, pero ang katawan ko hindi pa normal. Kaya yun ang maitulong ko lang na very simple na tulong ko sa mamamayan, especially sa aming lugar, ay to promote the local tourism industry. To promote our beaches, to promote our local food, and syempre, to promote our place. By the way, pag gusto nyong bumili ng lupa sa amin, ngayon medyo mahal na. Kasi natututo na rin ang mga may-ari ng lupa dun. Lalong-lalo na yung mga lupa na malapit sa highway. Medyo mahal. Yung mga lupa naman na nasa bundok na bahagi, kagaya ng lupa ko na nabili, mura lang siya, pero ang problema doon, malayo. Mamoblema ka sa tubig. Wala nang problema kasi may kuryente na sa bukid namin. Ang problema doon ang tubig. Yun nga lang. Kasi mahihirapan ka talaga. Kailangan mo pang gumastos para magkaroon ka ng tubig. Yun lang ang problema sa amin, tubig. So yan yung ano ko, yan yung mga future plans ko. And kailangan ko na siyang i-sabihin sa inyo kasi para may idea kayo. Basta sa ngayon, ayaw ko nang magpapautang kasi mahirap. Mamimigay na lang ako. Pero hindi pera. Bibingka.
ang ipamigay ko. Bibingka. Kasi pwede naman kaming gagawa ng bibingka. Kasi madali lang yung gawin. Bibili ka lang ng yung improvised oven. Tapos bibili ka marami doon sa bahay ng itay ko. Ang daming bukong doon. Yung baon ng niyog ba? Yun yung pangunahing panggatong sa bibingka sa amin. Ang daming ano doon, baon ng niyog. Sobrang dami. Kasi nagpaano ako, nagpa-kupra ako last week lang. Last week at nakaano ako, naka-ani ako, naka-harvest ako ng 400 kilos. Ano, diba? Marami na yun. Yeah. Marami na yun, 400 kilos. So that's it. Dito, no, doon sa bukid. So yun lang ang magawa ko ngayon. Kasi hindi pwede na, hindi porket may karamdaman ako, hindi na rin ako mag-iisip kung ano yung gagawin ko. And that is for my future. Kasi, kailangan ko talaga mag-isip. Kasi walang mag-isip para sa akin. Ako lang din ang mag-iisip para mabubuhay pa ako or masustain ko pa ang pangangailangan ko in the future. Kasi mahirap. Mahirap iasa yung future mo sa ibang tao. Correct. Though may mga kapatid ka, pero yung mga kapatid mo, meron din silang ibang priority. May pamilya na rin. Hindi kanila priority. Kaya, ako, inano ko nang yung sarili ko. Kasi sino ba ang magtaguyod sa akin kung di ako lang? And that's it. This is Miss Cynthia. Ay, hindi nga bilo itong problema kasi secured na, secured na. Nung walang problema. Mayroon pa rin. Tapos, ay, sa bagay, bilang isang tao, hindi ka normal kung wala kang problema. Correct. May problema habang talaga may tayo. Habang may buhay ka, may problema talaga. Yes. Pero mas advantage ito si Inday Ngabel. It's because she is a dual citizenship by citizen. Ako, masasabi ko sa sarili ko na though meron akong insurance, kasi kailangan talaga may insurance para yung mga kamag-anak mo ba, magkandarapa ng mag-ano sa'yo, mag-tawag doon, mag-alaga sa'yo, para kung matugi ka, meron silang meron silang makukuha. May maani sila. Aside from SS, kasi meron naman akong SSS, and matured na, meron akong BDO Life. O, diba? BDO Life ko malapit nang matapos. Meron din akong AXA. AXA? Philippine AXA da. Meron akong Philippine AXA. So yan yung ano ko, yan yung yun yung life insurance ko na at least yung makamag-anak ko, if let's say for example, hindi ko man talaga maano yung gaano sila ka wholeheartedly na mag-alaga sa akin, at least magkandarapa sila na ay, ako ang mag-aalaga niyan kasi may makuha ako pag natsugi yan. Ganon lang. Yes. Hindi naman tayo nagdasal na matsugi tayo, pero ganon talaga ang buhay, day. Kaya paghandaan natin yung mga bagay na yun. Paghandaan natin yan, ang mga bagay na yun. Ako, hindi man ako nakatapos ng pag-aral, pero iniisip ko talaga yung mga ganong bagay. Kasi alam ko talaga na ang buhay sa mundo ay pansamantala lang. So, ganun lang. At saka, syempre, hindi ko sinasabi ito dahil nagmamayabang ako, kundi para makukunan ng leksyon sa ibang tao na nakinig. Kasi nga, yung buhay ko, it's very open. And I have
the authority to open my life kasi ginusto ko to. And party kayo ng buhay ko na to. Di ba? Sinong beneficiary mo, Vivian Manguena? Yung beneficiary ko, ma'am, is... Mamaya ako na sabihin if talagang kailangan nang sabihin. Kasi nga yung beneficiary na yun, pwede mang i-transfer yun, di ba? Pwedeng i-transfer yun ang beneficiary. Pwedeng i-transfer. So, sa ngayon, kung sino ang nararapat, nararapat pa more. Ganun lang kaya ako. Wala akong, sa akin lang is, I am doing my best. And then, syempre, yung best na yon, hiningi ko yon sa Panginoon na yung ginagawa ko lahat is alam ko na may katuturan. Ang Panginoon na ang bahalang maggabay sa akin. Ganun lang. Hindi yung magpalagi kang magdasal pero wala ka namang ginawa. Correct. Mm-hmm. Ako hindi ako naniniwala sa swerte. Kumilos ka. I never, never, never believe in luck. Kasi, pagpalagi, ay, swerte yan, swerte yan. Ang swerte, mas maswerte ka pag hindi ka tamad. Kumilos ka. Pag kumilos ka. That is the swerte. Kasi pag sabi mo na, ay, ang swerte. Tapos sa bunga nga lang, kagaya ng umutang sa akin na magbabayad daw. Tapos, paano ka maniwala na magbayad? Na wala namang perang binigay. Tapos sabihin pa, mag-maintenance check. Paano mag-maintenance check? Na bunga nga lang ang malaki. Bunga nga lang ang malaki, mag-maintenance check. Pero wala sa gawa. Ah, diba? So, ito na yung ulam namin mamayang gabi pagkatapos ng aming bordo-bordo. Bordo-bordo kami ngayon. Para kaming si Tito Nunoy. Hindi nagpadala lala. Hindi nagpadala si Tito Nunoy kasi nagbordo-bordo sa London. Bordo-bordo pa more. Thank you, Dice. Sa aking Radyo Baba. Radyo Baba is real. Kaya, life is too short. Hindi, Ashley. Manghugas na ka. Ang yung hinugas ng galama-lama. Hindi ko satisfied. At least, kaybo na siya din. Kaybalo na siya. Nagpa ako manghugas ko. Kaya mausig tubig, tarong pa. Ang iyang ilama-lama. So, ganun. Kaya, kumilos tayo. Huwag natin iasa sa iba yung ating swerte. Kasi walang swerte. Walang swerte. Kailangan natin kikilos. And then ako, maswerte ako. Sakit akong balak ang buwan. Saan mo di siya nila? Ay, yung papatang dasmag. Dasmag in the ash. Yan si Inday Ngabel is very buutan talaga. Ako wala akong trabaho sa dito eh. Inday Ngabel lahat. At si Ashley pala. Yan si Inday Ngabel. Nawag gabaan. Kaya nagsige gradyo ba? Ang una sa ako, wait. Bakit iba yung itsura ko? Kasi ma'am, tumanda na ako ma'am.
dun sa makabigi. Wait. Ayan, Inday Ngabel is ng hugas ng pinggan. Ganun kabait si Inday Ngabel. Ayan si Inday Ngabel. Resi Linaw, sobrang positive mo palagi, kaya ang sarap. Yes, Ma'am Resi Linaw. Kailangan natin maging positibo sa buhay. Nery Alison Pajardo, nasa Diyos ang awa. Nasa to. Kurik. Glory is topasi. Bigla ka lang tumanda. O pakulay ka lang ng buhok. Yes, Ma'am Glory, tumanda ako, Ma'am, pero okay lang. Ned Lacson, bakit ka namayat, Ate Charing? May sakit ka ba? Ano na ako, Ma'am Neds Lacson? Gumaling na ako, Ma'am. Danica Angus Abernica. Ate Cha, wala na katulong si Inday Ngabel. Wala na, Ma'am. Kasi umuwi na. Umuwi kasi busy. It's Jen Love. God bless you, Ma'am Ate Cha. Sana tuloy-tuloy na pagaling mo. Thank you, Ma'am. It's Jen Love. Trapuhiday Ashley Ang Lamesa. Ne... Meron kasi akong naramdaman, Ma'am. Kaya ganito ang aking mukha. Ganito ako katanda ngayon. Pero kahit tumanda ang mukha ko, Ma'am, mukha lang po ang nagbago sa akin. Ang aking puso hindi nagbabago. Ganun naman talaga tayo, Ma'am. Tayong lahat ay tatanda. Agay, nakautot ko. Excuse me. Tayong lahat ay tatanda kasi tatanda talaga tayo. So, mauna lang akong tumanda, ha? Sunod lang kayo. Di ba, Bibi Bench? Bibi Bench. And si Bibi Bench. Bibi Bench down in my Bibi Bench. Bibi Bench down in my Bibi Bench. Bibi Bench down in my Bibi Bench. BB Bench down in my baby bench. That was BB Bench. So, sa mga nagsasabi po na bakit ako biglang tumanda, kasi ganun talaga ang buhay. Bigla akong nangayayat kasi ganun talaga ang buhay. Pero sa kabila ng mga pangangayayat ko, sa kabila ng pagtanda ko, thankful pa rin ako. Kasi buhay pa ako. At hindi ko igsapayan ang aking physical na anyo. Hindi ko pinoproblema yun. Ang importante, ako ay binigyan pa ng pagkakataon para masilayan pa muli ang ating mundong ibabaw. Yeah. Diba laisyo? Laisyo ay. Okay? So yan lang po ang aking masasabi sa inyong lahat. Kasi tayong lahat physically ay ano lang naman tong physical natin? Talagang pansamantala lang din. Pero alam ko talaga, naintindihan ko kayo na nagsasabi sa akin na matanda na ako kasi hindi ninyo nasubaybayan yung nangyayari sa aking buhay, no? Pero okay lang yun. Ang importante ay
Binalam ko na yun ang nangyayari sa akin. Thank you so much. Thank you so much to all of you. And I will always do a Radyo Va-Va because dito ako nagsimula. Dito ako medyo nakaipon. At dito ako nakapagpundar sa aking sarili. Kaya kahit ganun pa man ang nangyari sa akin ngayon, I am still blessed. I am still thankful that God gave me a life that I deserve to live. Thank you so much. And sa mga nagtatanong kung bakit pumuti ang yung buhok ko, yung dahilan kung bakit tumanda ang mukha ko, kasi po, meron po akong tinitake na maintenance medicine para sa aking karamdaman. So, yung maintenance medicine na yon, napakatapang na siyang dahilan kung bakit pumuti ang buhok ko at kahit pati dito puti. Ayun. Pati pilik mata ko puti. Pati buhok ko sa ilong puti. Pati bigote ko puti. Lahat. Pati bulbul ko puti na hindi ko nalang ipakita. Kasi hindi siya kaaya-aya. Ano puti. Kaya sa ngayon, iniiwasan ko pa talaga muna na makipagsalamuha sa mga tao sa labas. Kasi karamihan sa kanila natatakot. Kasi nga, mukha daw akong anak ng araw. Kaya, as much as possible, nasa loob lang ako ng bahay. Oo. Tapos, nasa bukid lang ako. It's because Bukid Pamar and Bukid life is the best life of all the life that we are going to live. Tapos yun, hindi ko lang ipakita yung aking Volvoletch kasi baka makita ninyo ang maliit kong Junior Pamar. Yeah, sobrang very small. But terrible. Yes, and that's all. Thank you. Hindi pa man nag-reply ang secretary ng doktor ko, eh. Hindi pa nag-reply. Hilo, mag-reply ka na, ma'am. Mag-reply ka na, ma'am. Maluoy in town ka mo. Muna akong ipaabot, ma'am. Ang reply. Diba? Okay. At, ano pa? What else can I do? What else can I tell? Tell pa more. Okay, so pahinga muna kami. Kasi mamaya ay magbordo-bordo na naman kami. Magbordo-bordo na naman kami ni Inday Ngabel. And syempre, sakay-sakay kami sa tarak-tarak ni Inday Ngabel. Diba? Kaya, sa ngayon, iniiwasan ko muna na makipaghalubilo sa mga tao. Kasi every time na pupunta ako sa mga public na lugar, tatakbo talaga ang mga tao dahil. Kasi nakakita sila ng anak ng araw. Kaya, albino. O albino. Kaya yun yung ano ko, yun yung yun yung iniiwasan ko ngayon. Kasi hindi pa talaga ako pwede sa mga public area. Ang lugar na pwede sa akin, bukid lang talaga at sa loob ng bahay. Ganarn. Tingnan niyo. Yung aking pilik mata.
puti. Kagay, nakautot ko na eh. Mm, puti. Ang aking dito puti. Mm. Kaya sa mga walang alam dyan, pinaalam ko na. Tapos, manipis talaga yung buhok ko. Kasi ngayon ay nagsilaglagan pa sila. Pero okay lang yan. Ang importante ay life. Life is not at all bad, my friends. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me. Kaya di pa ako pwedeng kumanta kasi naubo ako. Those who are heavenly laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy and my burden is light. Come to me and I will give you rest. So, kung nakapagod ka na, magdasal lang at bigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob upang magiging malakas ka ulit. Huwag susuko kasi habang may buhay, may pag-asa. Thank you. Yan lang muna. Ay, matulog muna kami. Thank you so much. Bye. Thank you sa 85 stars. So ngayon, alam nyo na po na bakit pumuti yung buhok ko, ha? Okay? Thank you, everyone. Stay healthy always. Bye!